Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ating isa puso't isip. At huwag kalimutan ang ating kasaysayan. Ayon kay Dr. Jose P. Rizal. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroon. Ang kulay na minsan mo nang binalot ng kadiliman. Ang saya na minsang pinangunahan ng kalungkutan. Ang kasalukuyang minsang binuo ng mga nagdaang pangyayaring karanasan. Ang kasaysayan, ang natatanging pamana ng ating bayan na unti-unti nating nakakalimutan. Kinalimutang kasaysayan. Naaalala mo pa ba ang barangay na minsan naging tirahan ng mga dato, timawa, aliping sa gigilid at aliping na mamahay? Ang kanilang buhay, naaalala mo na ba? Ang mga umalohukan, ang pamumuhay sa gilid ng karagatan at gitna ng kagubatan, ang kalakalan na nagsisilbing daan para sa mga bagong kagamitan, kasangkapan, kaalaman mula sa mga karatig na bansa. Naaalala mo pa ba ang pagdating ng mga taga-Espanya? Kung paano ang paghahanap sa mga pampalasa ay nauwi sa pagtuklas ng isang bagong isla, ang Pilipinas. Naaalala mo na ba ang pagdating ni Ferdinand Magellan? Ang kasunduan, ang cross ng Katolisismo, ang labanan sa Mactan. Na siyang pinangungunahan ni Lapu-Lapu sa lugar kung saan tinatawag ngayon na Cebu. Pumapasok na ba sa inyong mga isipan ang mga bayaning nakilala dahil sa kanilang angking kagitingan, sa kanilang pag-aalay ng buhay para sa bayan? Ang tatlong pari, ang Gomborza, si Dr. Rizal na pinaril sa gitna ng bagong bayan. Si Ga Bonifacio na hindi isinuko ang rebolusyon na minsang nasimulan. Buhay ang Pilipinas! Magbuhay ang Katipunan! Si Gracio Lopez Haina, ang magkapatid na luna, ang magkasanggang tikit na Del Pilar, ang mag-asawang silang, at marami pang bayani mula iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Naaalala mo pa ba ang pagdating ng mga Amerikano? Oh, sir.
Ang hatid nila na pagbabago. Ang mga guro o Thomasites, ang diksyonaryo, ang kanilang pagbibigay ng kaalaman na hindi matutumbasan ng kahit sino mang mananakop. Si Pangulong Quezon, ang ama ng wikang pambansa at ang kanyang barilang Filipino. Naaalala mo na ba ang malagim na pangyayari sa mga mananakop na ito? Sigurado ako, isa ito sa mga hindi malilimutan ng kahit sino. Ang mga Hapon. Kung paano ang digmaan ay naging isang masakit na alaala para sa bawat isa sa panahong yaon. Ang dami po palang sumakop sa bansa natin, Lola. Oo, Apo. Pero hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong tinatawag na panahon ng bagong republika. Kung saan naghanap ang mga mamamayan ng bayang ito ng mga tunay na mapagkakatiwalaan, ang mga manunungkulan na hindi magnanakaw sa kaban ng bayan. Pero nagkamali sila. Nagkamali tayo. Naaalala mo na ba? Bumabalik na ba sa iyong isipan? Ang mga bagay na minsang pinag-aralan, tinalakay sa loob ng silid-aralan, at tumatak sa iyong puso at isipan. Sigurado ako, mayroon ka pang hindi nalalaman. Handa ka na ba para sa kadiliman at makulay na sanaysay na hatid ng ating kasaysayan? Kaya mo na bang tanggapin ang matinding kalungkutan at nakakatuwang panahon na nagdaan? Alam mo na ba talaga ang kasaysayan na minsang bumuo sa iyo at sa iyong inang bayan? Ating mahalin, alamin at balikin. Ang natatanging kwento ng ating kasulatan. Ang minsang bumuo sa ating tinatawag ngayon na lipunan. Ang gumagabay sa makulay nating kultura at tradisyon. Ang isa sa mga ipapamana sa susunod na henerasyon. Ang ating pinagmulanan. Ang tatawagin ngayon at sa hinaharap. Nakasaysayan ng inang bayan. Ang kasaysayan ng Pilipinas. Action. Start na ka? Uday. Uliti ang mga sedula.
Ganyan ka ba? Good ko na.